Nagarito, galit din siya anak ko yun. Ate Mela, naman, lahat ng tao dito, ako nag-alaga doon, nakita naman talaga. Hindi mo lang bumisita dito yun. Kung ano, sasabihin pa niyang, hinihingi lang yung maliit, magkasakit nga, hindi napunta rito kahit sa bisyo, maliit pa siyang hinihingi niya. Imposible naman na ganun, maistel niya. Hindi nga ako tinutulungan nung kasaganaan ng sakit na ngayon, wala, saka siya makakuha. Bakit napag-decide niya na ano, na iniiwan kay Ate Rhoda? Ayun nga po ang hindi ko alam eh, kaya hindi makapunta dito yung anak ko nga. Talagang gagalitan ko po si Renay. Hindi ko naman, sir, pangyayari niya, basta akala ko lang, mamalingki siya at mapasok baga po. Mapasok baga po notebook, papi, kasi ang sabi daw niya doon sa vlog natin, na dadalhin niyo daw po sa Manila. So di yata siya pumayag. Hindi naman po rin ako mapunta. Sasabi ni kikidnapin daw. Kung wala nung sirang mga sabi nga, kikidnapin bagay na hanip, ano narili ko. Ano lang sana po yung gagawin niyo doon sa Manila? Mapunta kami sa tiyahin ko at may cancer yun, busy tayo lang siya. At gusto namin mapunta yun. Ay, ang dami nang sabi sir na, kikidnapin kung ano yun. Ay, kikidnapin bagay na hanip. Malayo-layo naman yung mga pangyayari. Saka ba't nakidnap kasama ang lolo? Oh, ito, yung kasama yun, di yung mga, saka pati wala naman kikidnap ng malabang mga utak sir niya gayon. Tama. Mga pampasira lang. Punta kami sa yung ano, tiyahin ko, dyan pinapupunta kami. Ibig sabihin pala, ang main purpose nyo, mabisita dun sa tiyahin nyo. Oo, mabisita lang sir kami tayo. Kung may cancer yun, inipira baga dito yung sa glitter baga na laking ganito. Inipira, dito na daan. Kaso hindi pumayag si, ano, ay, gustong magbisita. Ay, hindi pumayag. Akala ay kung anong gagawin. Baka akala hindi na ibabalik. Tagal na tagal ko nang inalagaan, hindi mo lang nang kakon sa akin. Eh ngayon, baka sa gitna, kung ano-ano mga style ng mga kon. Kaya ako minsan sila yung nabibisit ng maigil sila. Pero ulo ako mag-kon lang sila. Kung iisipin ko sila, masisira lang din ang mga ulo ko dyan. Dapat yung mga tama lang. Enjoy lang ako sa pagtatrabaho, pag-iisip. Naiisip ko pa rin po siya. Ano ko, pag nandito yun, nasa lubog sa akin yung tatay. Nagayon sa akin yun. Isa nga, tinitimpla na ako ng kape nung marunong na siya rin dito nag-ako. Mag-isa ako, gahan nito wala. Ilan po kayo ngayon dito, kayo ng mga anak niyo po? Mga anak ko lang pong nag-aaral sa grade 11. Okay. Isa ko lang po, nagpapasada sa labo ng kwan. Ah, nagpapasada na si ano? Rudel, nagpapasada po siya. Si Rudel? Papasada na po sa labo yun. At pinigit ng trabaho. Kawawa. Nakatulong din sa akin yun nga sana sir ako nung